Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga Solid Marseille supporters. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Ava Atindur, Amadio Flores, Sunny Anya TV, Jose Pacificador, Nolin Picatsi, Lady B73MB, Gerald Anyovo, kay Luz Paul, maraming salamat idol. Mamimiss ka namin at hindi ka namin makakalimutan. Sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas, maraming salamat sa pagmamahal at pagbigay ng suporta sa aming mga channel. Mabuhay po kayo. Agad na kumilos ang mga ito. Sabi ni Inko Pascual, Iska, mag-iingat kayo. Umuwi na kayo sa inyong bahay at kami na ang bahala na magmamatsyag sa mga abwak. Kaya mabilis na kumilos sina Nana Iska at bago sila umalis, sabi niya kay Inko Pascual na babalik siya bukas ng umaga. May sasabihin siya nito. Sasabihin ni Nana Iska sa kanilang namumuno sa lugar na makakatulong itong si Anton sa kanila laban sa mga abwak. Malaki ang maitulong ito laban sa mga halimaw. Sa gabing yon, binabantayan ng grupo nila ni Inko Pascual ang buong lugar. Ang mga lugar na malimit na nagpapakita ang mga abwak, lalo na doon sa mga kabahayan na nasa gilid ng ilog. Sa gabing yon, may namataan ang mga ito na umaaligid na mga abwak. Ang buong akala nila ni Inko Pascual na hindi sila aatakihin ng mga ito dahil sa marami ang kanilang bilang at may dala pang mga armas. Pero sa kalagitnaan ng gabi, habang nagpapahinga ang grupo nila doon sa may gilid ng ilog, biglang napatayo itong si Inko Pascual nang may marinig itong boses ng uwak sa kabilang bahagi ng ilog. Sa tingin nila, nasa itaas ito ng kakahuyan. Sinipat-sipat nila ito ng mabuti. Alam nilang hindi ordinaryong uwak ang kanilang naririnig. Ginising din nila ang iba pang mga kasamahan na nakatulog. Kaya inihanda agad nila ang dalang mga baril, sibat, mga itak na gawa sa bagakay na kawayan. Nakikiramdam ang mga ito hanggang sa muling marinig nila ang mga busis ng uwak. Tama nga, itong si Inko Pascual. Nasa puno ito ng kahoy na nasa kabilang bahagi ng ilog. Dahan-dahan na silang naglalakad para puntahan ang kakahuyan sa kabilang bahagi ng ilog. Pero hindi pa sila nakatawid, biglang napahinto ang mga ito sa paglalakad dahil ang busis ng uwak na kanilang naririnig. Biglang nagiging marami na ang busis ng mga ito. Ibig sabihin, hindi lang isang uwak ang nasa paligid. Kaya nagpasya ang mga ito na bumalik sa kanilang pwesto kanina. Hanggang sa biglang may narinig sila na parang sumabog doon sa lupa sa unahan. At nakita nila doon sa gilid ng ilog ang mabilis na pag-usad ng nakalubong lupa. Ibig sabihin, mga abwak ang mga ito at papunta na sa kanilang kinaroroonan. Kaya nagsitakbuhan na ang mga ito para agad na makabalik doon sa kinaroroonan nila kanina. May mga batuhan kasi doon at pwede sila doon pumuwisto. Hanggang ang mga uwak naman na nasa itaas ng mga puno ng kahoy, mas lumakas pa ang matitinis nitong mga buses at kita nila na mabilis nang lumipad ang mga ito. Bumulusok ang lipad ng mga ito papunta sa kanila. Kaya pinagbabaril na nila ang mga ito. Pati ang mga nasa ilalim ng lupa, pinaulanan na nila ito
ng bala. Pero napakabilis ng mga nilalang at bago pa makaakyat doon sa itaas ng batuhan ang mga kasamahan ni Ingko Pascual. Naabot na ang mga ito ng mga abwak. Dalawa agad ang nahawakan ng mga aswang. Nahawakan ang dalawa sa mga paa at hinila na ang mga ito sa ilalim ng lupa. Napasigaw na ang mga ito at tuluyan na nadala sa ilalim ng lupa ang isa nilang kasama. Nilalapa at pinagtutulungan na ito ng mga aswang, ang isa naman sa dalawa na nahuli ng mga abwak. Nahawakan naman nila ito sa kamay, kaya hindi ito tuluyan na nadala sa ilalim ng lupa. Pinagbabaril nila ang nakahawak na abwak at pinagtataga. Nang tamaan nila ito, napaangil at napasigaw ang abwak at mabilis na nagtago sa ilalim ng lupa. Napasigaw na naman ang dalawa sa mga ito dahil ang mga papasugod na mga awak. Nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging aswang at mabilis na inabot ang mga tauhan ni Ingko Pascual. Dinagit na ang mga ito, kaya napabaling ang kanilang atensyon at ang mga abwak naman naggaling sa itaas ang kanilang inatake. Tuluyan na nadala ang dalawang kasamahan ni Ingko Pascual at nadagit. Pero nang tamaan nila ang mga ito, lalo na ang may dala doon sa isang tauhan ni Ingko Pascual, napaigik ito at nabitiwan ang kasamahan nila, kaya bumagsak ito sa lupa. Pero bigla din itong nawala dahil mabilis na hinila ito ng mga abwak papunta sa ilalim ng lupa, habang ang isa pa nagsisigaw na ito habang daladala ng mga aswang. Patuloy ang kanilang ginawang pagbaril sa bawat masipat na mga abwak hanggang sa tuluyan ng lumayo ang mga ito makalipas ang ilang minuto. Nang tumahimik na ang paligid, dahan-dahan na bumaba sila doon sa batuhan. May mga luha na sa mga mata ni Ingko Pascual, pati na sa kanyang mga kasamahan. Tatlo sa kanyang mga tauhan ang tuluyang nabiktima ng mga abwak at napatay. Nanatiling nandoon ang grupo nila ni Ingko Pascual doon sa gilid ng ilog. Hindi sila pwedeng umalis agad. Baka nasa paligid pa ang mga abwak at muling atakihin sila ng mga ito. Paglipas ng mga oras, alas 4 ng madaling araw, mabilis na umalis sila doon sa lugar para ipaalam nila agad sa mga kamag-anak ng mga biktima ang nangyaring sakuna at ang kamatayan ng isa sa kanilang pamilya. Pagsikat ng araw, kumalat agad ang malungkot na balita. Sobrang nalulungkot ang mga taong nakatira sa lugar ng kangapa dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kabarangay, lalo na ang mga namatayan. Kaya nakapagpasya itong si Ingko Pascual na hindi na muna sila magbabantay tuwing gabi. Ang gagawin na lang nila pagpatak ng alauna ng hapon, kailangan na nasa bahay na ang lahat. Pero kinausap ni Nanay Iska itong si Ingko Pascual. Sawa na ang matanda sa mga ganitong senaryo. Habang buhay na lang ba na ganito ang kanilang sasapitin galing sa mga abwak? Habang buhay na lang ba na takot at magtatago sila? Sinabi ni Nanay Iska ang tungkol kay Anton. Sinabi nito na itong si Anton ang pumatay sa apat na mga abwak na umaatake sa kanila doon sa kanilang taniman. Sabi pa ni Nanay Iska na may malakas na karga itong si Anton at kaya nitong labanan at patayin ang mga namimisting mga aswang. Napatitig itong si Ingko Pascual kay Nanay Iska. Pareho lamang sila nang naramdaman. Sawang-sawa na sila
sa ganitong buhay na sa tuwing aatake at lalabas ang mga abwak, magtatago lamang sila at takot na takot. Kailangan nila nakakayanin ang buhay na ganito. Iiyak na lang ba kung may mabiktima ang mga abwak? Hanggang saan na magiging alipin sila sa mga aswang? Kaya sabi ni Inko Pascual, ano ang gagawin natin, Iska? Pascual, makakatulong si Anton sa atin. Lalabanan natin ang mga abwak na yan. Kailangan natin na matunton ang kanilang pinagtataguan at tirahan. Makalipas ang ilang minuto, nakabuo na sila ng plano. Nagpatawag itong si Inko Pascual ng pagpupulong. Ipinatawag nito ang mga kalalakihan sa kanilang lugar na matatapang at buo ang loob. Kaya sa tanghali na yon, agad na pinulong nitong si Inko Pascual ang kanyang mga kasamahan. Kasama din sa mga ito, sina Lito at Anton. Ang plano nila, sila lamang ni Anton ang magbabantay sa buong lugar tuwing alauna ng hapon hanggang sa pagkagat ng dilim. At bukas ng umaga, susubukan ng mga ito na gagalugarin ang buong kakahuyan at palibot sa kanilang lugar. Kailangan nila ng malalakas na armas para agad na mapatay nila ang mga abwak na ito. Dali-daling lumuwas ng bayan itong si Inko Pascual. Balak nitong puntahan ang kaibigan na isang retiradong pulis. Hihingi sila ng tulong. Manghihiram itong si Inko Pascual ng mga malalakas na armas. Makalipas lamang ang 2 oras, muling nakabalik na ang grupo nila ni Inko Pascual doon sa lugar ng Kangapa. Maingat na din ang kanilang mga kilos dahil lagpas 1:00 na ng hapon. Alam nilang maaaring magpapakita na ang mga abwak. Pero nang papasok na sila sa kanilang bayan, biglang may pumara sa sinasakyan nila ni Inko Pascual at nakita nila ang 2 sasakyan na nasa gilid ng kalsada. Huminto sina Inko Pascual. Agad nilang nakita ang mga sakay ng mga ito na may dalang mga baril. Kaya kinakabahan na itong si Inko Pascual. Agad na inihanda nila ang daladalang mga baril. Nang makalapit ang 2 sa mga ito sa kanilang sasakyan, tanong agad nung isa, "Manong, pwede po bang magtanong? May napansin ba kayo dito sa inyong lugar na 2 lalaki at 1 bata? Napatitig itong si Inko Pascual sa lalaki at naalala niya sina Anton at Lito na may kasamang bata. Pero nakakaduda ang mga lalaking ito. Bakit may dala itong mga baril? Nagkunwari na lang itong si Inko Pascual na wala siyang napansin na may bagong salta sa kanilang lugar. At pagkatapos, dumiritso na ang mga ito sa bahay nila ni Nana Iska para ipaalam agad na may naghanap nila ni Anton na mga armadong kalalakihan.